Hello, what is up guys? Kumusta kayo? At Saturday pa lang ngayon, alas 2 ng hapon. Isip-isip ko, ang video natin ngayon is motor change tayo dun sa ating turtle tank at sa neon tetras natin. Kasi kung matatandaan nyo last time, diba naghahabol tayo ng oras nun, kaya hindi ko naasikaso yung ating turtle tank. So, pasensya na guys, nakalimutan natin. At ngayon, Sabado, wala tayong pasok, kaya masisingit natin. So, ang goal natin for today is ma-water change yung turtle tank and then yung ating neon tetras. Ayan, bago tayong magsimula, gawalis muna tayo sa kwarto kasi masyadong makalat na. At may mga bata kasi sa tintint, Nathan, ang hilig maggupit ng ano, maggupit ng mga papel-papel. Kaya ang daming nilang dito, pinaggupit na ng ano, ng mga artwork nila. Tapos, diretso tayo sa baba. Let's go! Ayan guys, ganun lang kabilis. At naglinis lang tayo dito para makashoot na tayo dun sa baba. At bago tayo mag-proceed pala dun sa ating ano, sa ating fish room sa baba, gusto ko muna i-comment yung mga masisibag natin dyan, yung mga ka-team watch hours dyan. Mag-comment naman kayo kung isa kayo sa mga ka-team watch hours natin. At maraming salamat pala guys, malaking tulong yun yung sa watch hours natin, kasi yun na lang yung medyo malayo sa requirements ni YouTube natin. So simula ko kay Sir Toffy Pesimo, shoutout sa iyo sir. Kay Nico Camposano, shoutout din sa iyo sir. At kay Monty Prietos, shoutout sa iyo sir. Kay Coco, shoutout din. Kay Yves BQ, shoutout din. Kay Junwell Gula, shoutout sir. Kay Rafael Vlogs, shoutout din sa iyo sir. Kay Jan Paz, shoutout din. Kay Daddy Yankee, shoutout din sa iyo men. Ayun, ito yung mga nag-comment nung nakaraan natin yung latest upload natin. Ayan, hindi ko sure kung ma-upload ko ito ngayon. Ito pinapanood nyo mismo kung ma-upload ko mamayon gabi, mga around 8 PM siguro. Hindi ko sure kung ma-upload ko guys ha. If ever na hindi ko ma-upload mamayon gabi, malamang sa hindi ko na ma-upload ko ng tanghali na naman. Tapos ano pa ba? Ayan, kwento ko lang kanina. Saturday ngayon, di ba walang pasok? Dapat mag-ride sa ako ngayon, mag-isa sa DRT. Kasi si hotdog natin guys, update ko kayo, nakaka 400 plus na yung ano niya, odometer. Di ba ang unang first PMS natin is 500. So dapat mag-DRT ako kanina. Tapos, after DRT, rerekta ako ng kasa para mga first PMS natin. Ayan, kaso, antok na ako kanina pag out namin ng trabaho, kaya hindi ko na nagawa. Kasi dapat, yun yung natin ngayon, yun yung content natin, mag-DRT ako, tapos diretso ako ng kasa. Kaya kaso, hindi tayo nakaalis, kaya ang sabi ko, total, hindi pa natin ma-water change yung water tank, yung turtle tank natin, tsaka yung tetras. Yun naman yung gagawin natin, di ba? Para kahit paano, makapag-upload tayo. At ang bagal din kasi mag-upload sa YouTube, hindi naman gano'ng kabilis. Lalo na kung malaki yung file mo, kung around 5GB pataas. Kasi yung file natin guys, umabot ng 5GB to 10GB yung mga ano natin, mga video natin. Pag masyado maraming plugins, maraming masyadong effects yun. Ang laki, kaya medyo matagal mag-upload sa YouTube. Kahit mabilis yung internet, maabot din siguro ng 45 to 1 hour kada isang upload natin. Comment dyan yung mga ano natin, ka-team watch hours natin. Tapos kung meron akong mga subscriber na nagmumutap din, comment naman kayo para nagkaplano ako, gawa tayo ng mga yaya rides natin. Para kahit paano meron tayong landing sa mga subscriber natin. Magawa tayo ng yaya ride kahit ano lang, kahit malakita lang naman. Kasi hindi pa rin ako ganun kabiyasa magmotor. Kasi ilang buwan pa lang magmotor. November pa lang start magmotor. Marunong naman ako, pero yung actual na mismo semi-long ride, malaba akong experience doon. At malapitan lang, tipo magkakapilan tayo, tapos pintuhan tungkol sa fish keeping natin. Parang magandang idea yun, di ba? Kahit paano, nakapagano tayo, nakapag-tawag doon. Meron tayong discussionan sa mga subscriber tsaka sa akin. Parang kintuhan na rin, para kahit paano, hindi lang. Para sa paano, gusto ko meron tayong bonding na hindi nyo lang ako nakikita sa screen nyo, yan mismo. Sa screen ng monitor nyo or sa cellphone nyo. Ayan, exchange lang tayo ng ideas tsaka tips sa pag-fish keeping. Ayun, iisa lang din naman tayo. Hindi ko na sinasabing isa-separate ko yung mga subscriber natin ha. Gusto ko lang is magkaroon tayo ng bonding. Ayun, comment naman kayo dyan guys kung maganda yung idea na yun. Para, di ba, solid tayo. Ayun, nasabi ko na siguro gusto kong sabihin. Kaya sa baba ngayon, water change tayo ng turtle tank at neon tetras. So, ito na guys, let's go! Pakita ko sa inyo ngayon yung setup natin kasi nabibit. Hindi pala ako kita. Ayan! Pakita ko sa inyo yung setup natin. Naka-powerbank tayo ngayon sa ating camera.
Kasi hindi ko na kaya ng dalawang battery natin yun. Kasi telesin na lang yung kinuha ko, binili kong battery ngayon. Kasi napakamahal ng ulig na ano, GoPro battery. Kaya nakatelesin tayo. Problema, sobrang bilis niya malobat. Kaya buti na lang pwede yung power bank. Kaya ito, kahit hanggang bukas siguro nakabukas yung camera natin, hindi yan mauubos. Ayun, update ko kayo ngayon. Dito kay Hotdog. Hindi na kayo na-update dito pala, no? At ayan, meron na siyang plaka. Meron na tayong temporary plate. Kasi meron na tayong designated na plate number. Nung na-release yung ano natin, ORCR. Then, ang binago ko lang dito, ay ito, yung holder ng camera natin. Kung nakikita nyo sa mga video natin, ayan, ito siya. MotoWolf ata yung gamit ko na side mirror bracket. Hindi siya dun sa handlebar. Ang nasa handlebar ko guys, yung setup natin ay itong cellphone holder natin para pang waist natin. Ayan. Ito ay inarabor ko lang to sa tropa ko. Shoutout sa iyo Kuya JC. Salamat sa paarabor ng ano, cellphone holder. Kaya ayun, para mas na-excite pa ako sa yaya ride natin. At sana matuloy yung plano natin yung yaya ride. At magwa-water change muna tayo dito sa ating turtle tank. Ayan, so okay na siguro to. Shoutout mataas kanina. Ayan, hindi natin to maiikot ng pang siphon natin. Kaya ang gagawin ko, gamitin ko yung pichel siguro. Kuha natin yung tubig dito. At syempre, yung usual na ginagawa natin, tatanggalin ko muna si Lily, Mimi, and Teko para hindi mamuti yung shell nila. Tapos wait tayo ng 30 minutes bago natin ilagay sila Lily, Mimi, and Teko para mawala na yung chlorine ng tubig natin. Eto guys, nakuha ko na si Lily, si Mimi, si Teko, hindi ko makita. Eto guys, ayan o. Ang laki na nila, di ba? Lalagpas na sa palad ko. Pero tumatakbo ko kasi to. Ayan o. Siguro, ilang months na ba to? 5 months na siguro. Kung tama yung pagkatanda ko, 5 or 6 months na siya. Tapos yung isa, si Teko, hindi ko makita. Nakatago sa bato eh. At ganito guys yung ginagawa ko. Kasi para hindi mamuti yung shell nila. Kasi nga di ba galing sa gripo yung tubig natin. Hintayin ko muna mag-take effect yung ano natin. Yung anti-chlorine bago ko sila ilapag ulit. Kaya hinihiwalay ko muna pag nag-water change ako. Ayun si Teko. Ayun si Teko guys, nasa dulo. Wait lang. Eto guys si Teko. Ayan, nagtago yung ulo niya. Eto guys yung mahihain. Eto yung pinakamahihain talaga eh. Tatlo yung personality ng mga ano natin eh. Ng mga turtle natin. Isang explorer. Tapos isang neutral, tapos isang sobrang mahihain. Dapat nga inabot ko na yun, no? Para Ninja Turtle. Hiwalay ko muna. Dito ko muna sila ilalagay. Para hindi sila makawala. Kasi kung matatandaan nyo yung mga nakarang video natin, di ba nakakawala sila? Kaya ito, medyo mataas-taas na. Dito muna sila. Ayun, lagay tayo ng ano? Lagay tayo ng anti-chlorine, ng safe start, syempre. Shoutout sa Porpoise. Kahit wala akong mabilan na ano, nitrifying bacteria. Tapos, refill tayo ng tubig. Na-fill up na natin ng tubig itong ano, turtle tank. Stay ko muna siguro sila Lily, Mimi, and Teko dito for 20 minutes para mag-take effect yung nitrifying bacteria yung safe start. Ayan, munti ko na mapuno ng ano, pati yung basking area nila. Ang mahalaga guys, meron silang basking area na ganito. Ayan, kahit paano merong dry part dito sa kanilang basking area. So sa tingin ko okay na yan. Lagay ulit tayo ng ano, ng safe start. After natin ma-fill upan, lagay ulit tayo. Kasi ganun yung ginagawa ko. Before ako maglagay ng galing tubig gripo, naglalagay na ako. Tapos, after din ma-fill upan ng tubig, naglalagay ulit ako kahit mga 5 cups lang nung ating safe start. So, lagay ulit tayo. Working na guys yung ating canister filter sa ating turtle tank. Medyo nahirapan lang tayo kasi katulad ulit ng nangyari last time. May hangin ulit yung mga hoses niya. Kasi nga nung nakaraan, di ba? Nag-evaporate na siya. Tapos hindi ko na napansin na hindi na pala gumagana yung canister. Kaya nagkaroon na naman ng ano, ng hangin yung mga hose niya. Kaya nahirapan na naman tayo. Pero ako gusto na gumagana na. Ginawa ko lang ay hinipan ko yung intake para mailabas niya lahat yung mga ano, yung mga air gap dun sa hose niya. Meron na ulit, hindi na ulit stagnant yung tubig ng ating turtle tank dahil meron ng agitation yung ibabaw niya. Then ayun, yung ganitong setup pala guys ng turtle tank ay sobrang ano lang, sobrang hindi ganun ka-maintenance. Unlike kasi pag merong mga may halaman pa ako nilagay, although kakainin din naman ng mga turtle yon, mas madali mag-maintenance pag ganito lang. Tamang water change lang tapos refill lang ng tubig, mas madali. Tsaka hindi naman ganun apaw na apaw. Gumagana na yan siguro ng around mga 15 minutes or 20 minutes na yung ating safe start dito sa turtle tank. Kaya pwede natin ilagay yung ating mga turtle na si Lily, Mimi, and Teko.
Excited na ako sino yung mahihain, di ba? Laging dalawa lang yung nakalapit sa atin dito sa ano, Turtle Tank. Kasi isa talaga ang mahihain. Yung personality talaga ng tatlong to. Yung pagkabili ko nito guys, yan talaga yung una nag-explore ng tank. Ayan, si Mimi yan. Tapos si Teko, ayun o. Sa dulo, hindi niya tayo pinapansin. Mahihain talaga yun eh. Nung pagkabili pa lang natin guys, nalaman ko na agad yung mga personality ng tatlong ano natin. Tatlong turtle natin. So, nag-aabang siya. Bigyan natin. Alright. Ito guys, kompleto na silang tatlo dito. Oh, nawala na naman yung isa. Ay hindi, ayun, kompleto na pala sila. Maganda rin pala to guys, yung mga isda natin, syempre yung mga pinagngataan ng turtle natin, yung mga nadudurog, yun yung kinakain ng mga ano natin, ng mga tiger birds natin, tsaka ng rainbow, ano, neon rainbow fish, tsaka nung ating, ano nga ba to, nakalimutan ko na isa na naman. Ayan, dito guys, na-ready na yung pang siphon natin. So, ngayon, scrape ko muna yung glass niya, punasan ko muna ng sponge, kasi wala naman itong masyadong algae. Gawa nga ng mahina yung ilaw natin dito, hindi katulad ng 250 natin sa taas. Hindi katulad nito, malakas kasi yung ilaw nito. Kaya dito, sobrang minimal lang nung algae sa glass nito. Tamang kuskus lang tayo, tamang sponge lang, all goods na. Tayo ng tubig din sa 15 gallons natin sa Neon Tetras. Ngayon, ginagawa namin, nililipat natin yung galing curve tank namin na maliit doon. Pinapalipat ko na dito sa ating 15 gallons para yung ano doon, yung mga baby natin na medyo naglalakihan na, meron tayong malilipatan. Kaya mga nandito na ngayon is yung ano natin, Neon Tetras, Black Molly, and yung mga sunset natin na Platy. Tapos Mickey, di ba, Hanna? Isang Mickey lang pala yun nandito. Wala na kong paglagyan ng mga baby, ng ating mga ano doon, mga guppy. Kaya naisip namin na doon na lang sila sa curve tank. Pakita ko sa inyo mamaya yun. Tapos naglilipat muna kami dito. Working na rin yung kanilang hangon back, tsaka yung skimmer. Ayan, tapos meron na rin yung safe start guys. Ang wala lang talaga ako ay yung ano nila, nitrifying bacteria. Ayan, gusto ko muna pala i-shoutout yung nagsuggest sa atin ng Optima. Yun guys yung parang powder form ng ating nitrifying bacteria. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko sa comment, mas easy sa akin gamitin yung ano, yung nitrifying bacteria kasi nga liquid form. Ipapatak mo na lang siya or ibubuhos mo na lang. Ang like kasi dun sa Optima na powder form, binibilit pa. Pero all good naman guys yung product na yun, nagamit ko na rin yun. Siguro 2 years ago, 1 year ago, nagamit ko na rin yung Optima na yun. Yun nga lang kasi, tamad lang talaga tayo. Ayoko na magbilit ng powder kaya nauwi tayo sa ano, porpoise na nitrifying bacteria. Pero all in all, Olgus din yung Optima, yun na yun. Pero siguro kung merong patch-up dito na nag-carry ng Optima, siguro mapapabili rin ako. Hindi ko matandaan guys kung sa Lazada or Shopee ko nabili yung Optima. Yung mga patch-up dito guys, sobrang limited lang kasi minsan walang stock. Medyo matagal din sila mag-restock kaya nahihirapan tayo mamili dito sa North Caloocan. Hindi ako familiar gaano sa mga patch-up dito. Ito yung galing curve tank natin guys. Ayan o. Tagal na rin itong Bronze Corridoras guys. Nabili ko yung Bronze Corridoras na yun yata bago ko pa i-set up yung 20 gallons natin. Nalipat ko na dito yung mga galing curve tank natin. Siguro almost ano rin, nasa 20, may 20 kaya ito. Oh, may 20 pieces siguro yung nandito sa ano natin. May 20 pieces din yung nandito sa ating 15 gallons. Sana mag-bounce back talaga yung mga ano natin, no? Yung mga creeps natin na brown, ano? Wendity brown. Sana tumubo ulit. Hindi ko naman kasi ginalaw nga yan. Nagulat na lang talaga ako. At biglang nalusaw. Tapos yung mga ating Busipalandra, all goods din naman. Pati yung ating mga maliliit na Anubias dito, all goods din naman. Ayan guys, yun yung update natin ngayon. At nagawa natin mag-water change ng turtle tank natin. At saka itong 15 gallons. Ayan, so bigyan ko kayo ng update dito sa water change natin na 15 gallons at 20 gallons. Ito, hindi ko ito nagamitan guys ng ano, ng nitrifying bacteria, pero all goods pa rin naman. Pero ito, 70-80% nireset natin to, itong 15 gallons. Pero tignan nyo naman, napakatibay ng blue polar parrot natin. Ano? Sobrang tibay niyan guys. Immortal din yung mga yan. Ito, yung hangon back na ito, 100% reset to. Then, ito naman guys, yung ating 20 gallons. Yung nag-kaplan tayo, bahagya ng ano natin. Kasi nga hindi tayo makapagtanim. Then, shoutout ko rin pala nung last video na nag-comment sa atin na gumamit naman ako ng black sand. Ayun, huwag ka mag-alala sir. Gagamit tayo ng black sand. Kasi meron tayong mga natirang black sand pa dun sa black box natin. O, di ba? Meron tayong black sand dun sa black box natin. Alam ko may mga tira pa ako ron eh. So, meron tayong, ano sir, bubuo tayo. Actually, meron nga tayo eh. Wait lang. Ayan, eto sir, oh. Bala ko magbuo dito pag may time. Bubuhin ko itong ano natin. Cube tank na... Cube tank natin. Black sand to, sir. Ayan, oh. At dalawa yung ganito ko, parehas black sand.
pag ano, bubuhin ko to. Bukas kaya, bahala na. Basta bubuhin ko to, abangan nyo guys. Then, ayun nga pala, yun lang yung update dito sa ating 20 gallons. As of nag-water change tayo kahapon. Makikita nyo, mayroong mahaba dito sa harapan. Trim natin, tapos replant natin. Ayun, meron pa tayo sa gilid. Ito lang talaga ano sa stem plant, kailangan masipag ka mag-trim. Check nyo guys sa FB ko, alam ko meron akong mga update nito na sobrang dense talaga or sobrang kapal. Super jungle na yung 20 gallons natin. Pero meron time na nag-water change ako, tinopak ako. Binunot ko lahat ng halaman. Kaya ayan, medyo hindi na ganun kakapal itong mga halaman natin dito. Unlike before na sobrang kapal ng mga halaman dito. Shoutout sa'yo Daddy Yankee, kunin mo na kasi itong mga blue collar parrot natin dito. Ngayon guys, may kita nyo, kasi di ba lagi hindi nyo naabutan yung ano namin, yung mga baby dito. Kasi naililipat siya kagad. Pakita ko sa inyo, nasa na yun. Merong baby dito sa ating blue cobalt na ano, na tank. Nasa na yun? Bibidyoan ko lang nawala na. Nakita ko na kanina. Basta nandito siya guys. Yan, dyan sa pagitan ng kahoy na yan ang dry food natin. Ayun pala, di ba nagpakain ako ng nakaraan guys nung ano? Nagpakain ako ng sticky food. So napansin ko maraming sobra dito. At eto maraming sobra. Siguro, water change tayo dito ng 50%. At mag-i-spike yung ammonia gawa nga na itong mga ano, sticky food na naiwan dito. Buti nakita natin. At sige, next time hindi ko napapakita ng sticky food to dahil masyadong ano rin. Masyadong malaka rin kasi yung sticky food. Eh, konti lang din yung fish natin dito. Kaya hindi rin nila naubos. Break time namin. Break. Sino pala bumili ng cheese stick, turon, tsaka lumpian toge. Ayun, so far tapos na yung 15 gallons natin sa dulo. Na-fill upan ko na ng water. Tapos, ayun, minsan talaga guys, meron time na tinatopak tayo. At re-reset ko talaga yung mga tank ko. Sa sink po. Sink? Yes. Wow! Pinapak pa yung mayonnaise tsaka yung ketchup. Ayan, kasi yung favorite namin ni Tintin, cheese stick. At ako, syempre may turon din. So, ganun talaga guys, may mga times na tinutupak tayo. At nire-reset ko talaga ng ganun. At ayun, parang tinitraining ko na rin yung mga isda ko na ano, maging matibay. At katulad kasi sinabi ko, lagi ko sinasabi, di ba? Lahat ng aquarium ko dito ay direkto sa gripo. Hindi ako nag-i-stock. Tsaka hindi kakayanin din kasi kung mag-i-stock ako, wala akong drum dito. Kaya lahat ng aquarium ko is directo gripo, tapos gumagamit na lang ako ng dechlorinator. Ayun, then update ko pala guys, si Mami Han, nireset din niya yung curve tank dun sa dulo. Pero huwag kayong mag-alala guys, hindi pa namin ilalagay ngayon yung mga baby. Siguro bukas pa, 24 hours namin irarun yun. Yung hangon back man, hindi naman namin nireset. Tapos, bukas namin ilalagay yung mga baby na nandun sa dalawang natin, sa dalawang small tanks natin. And then yung goal natin for today ay tapos na. Yung turtle tank natin ay all goods na. Ayan sila Lily, Mimi, and Teko. Natakot na naman sa atin eh. Nagkakagulo na naman sila. Then yung 15 gallons, all goods na. Natapos na tayo sa goal natin for today. Yung dalawang yun, isiningit ko na lang din. Para medyo humaba-haba yung vlog natin. Eto, pinakain ko na rin kahapon to. Kung makikita nyo sa video, di ba, nung upload natin kahapon, ay pinakain ko na tong mga to. Ang ating 100 gallons. Ayan. Then si Tintin, ayun pala kay si Tintin na napakain sila Lily, Mimi, and Teko. Ay, hugas ko ng hands mo pagkatapos ko ha. Wash your hands, ha? Okay, kasi magmimaganda tayo ng cheese stick, okay? Ayan, habang pinapakain ni Tintin, ay kakain muna tayo na cheese sticks. Let's go! Tignan ko kung makakalabas tayo mamaya. Iikot ulit tayo. Punta tayo kay Aquafilia. Titingin ako ng ano, nitrifying bacteria. Para ka na namang si ano dyan, Spider-Man, ha? Mag-soap ka po. Ah, nag-soap ka ba? Okay. Superman? Superwoman! After mo dyan, kain na tayong cheese stick, ha? Kain tayo, guys. Possible, guys, na ma-upload ko to ngayon, kaso around 11 PM na, at baka wala naman manood sa atin. Hi, subscriber! Kamusta kayo? Hindi pag-watch kay Daddy. Daddy, tingnan mo. Big eye. Ulit again. And let's just open this wallet and wait. And this is the real wallet, and you want to see what's inside? Ta-da! It's just like that, you can see it. And perfect. But I have a magic ball pen. Then the green is the magic
bullpen and the black bullpen. Shout out pala dito. Yung karambasa. Because I didn't remember the name. Shout out pala dito sa my birthday. Nagaling kay Atria 5. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broken. Nakatapos tayo ng content ngayong Saturday. At yung goal natin for today is yung turtle tank at itong yung tetra stack natin. So all goods na sila ngayon. And then nasingit ko na rin yung dalawang small tanks doon sa dulo. Nag water change tayo ng tig 80%. Eh minsan talaga tinatopak tayo. Kaya water change ko ng ganun ka laking percentage. Pero all goods lang naman yan. Parang tinitraining na rin natin na maging badibay sila. Tapos, ayun. Sa mga bago pala dyan guys, welcome kayo dito. Maraming salamat sa suporta nyo. At ako nga pala si Daddy yan. Ako ay nag-fish keeping at nag-basic aquas keeping. At the same time, nagla-life update din tayo. Katulad ng pagsundo-sundo natin kay Tintin sa high school niya. Sinisingit na rin natin yung mga behind the scene ng ating mga pag-fish keeping. And then, pa-comment naman dyan guys yung mga ka-team ka-watch hours natin. Solid kayo. Maraming salamat sa inyo. Malaking tulong yung ginagawa nyo. And then, katulad ng sinabi ko kanina, pa-comment na rin dyan yung mga team ka-riders natin. So, gusto ko kasi mag-yaya ng, kumbaga parang yaya ride na rin natin. Kumbaga breakfast ride, kaya coffee ride natin. Around Metro Manila lang naman guys. Para kahit paano, meron tayong bonding sa inyo. At para magkaroon tayo ng diskusyonan or makapag-share tayo ng knowledge or tips sa pag-fish keeping. Kasi malamang sa malamang, kayong nanonood dyan, mas marami pa kayong alam sa akin kaysa sa akin. Kaya maganda yung alam ko is ibahagi ko sa inyo. Then yung mga hindi ko alam or yung alam nyo naman ay maibahagi nyo sa akin. Para yun, ano lang tayo, tawag doon, give and take lang tayo. At ayun, para meron rin tayong connection sa isa-isa. Hindi lang, hindi nyo lang ako pinapanood dyan sa screen nyo or dyan sa cellphone nyo. At ayun, nakikita-kita nyo tayo kahit paano, diba? So, masaya yun. Sa mga bago, welcome kayo dito guys. Maraming salamat at sa padpad kayo sa channel natin. Ito, ganito yung ginagawa natin sa mga videos natin. Siguro hanggang dito lang wala na akong masabi. At i-edit ko ito ngayon. So again, maraming salamat guys. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Let's go! Ayan guys, nasa Manti balik tayo. At mag-i-import mo na tayo ng files. Ang ipapangalan ko ay Turtle Tank and 15 gallon water change. Yan. So, total, pakita ko sa inyo guys, ang total na shoot natin kanina ay ayan, 30 gig. Pag in-edit ko to, syempre, may trim-trim din tayo dyan, so mababawasan pa yan. So, around mga 5 to 10 gig ulit yan sigurado yung file natin na may upload mamaya sa YouTube. Kung aabutin natin before 12 PM or 11 PM, mag-upload tayo. Pero pag nag-behind na ako ng 11 PM ngayong araw, Saturday, ay Sunday ko na siya i-upload. At wala na rin kasi manonood pag 11 PM onwards. Kakunti na lang din. Kunti na nga lang yung views natin lagi eh. Mag-upload pa ka ng alang-aling oras. Kaya sana matapos ko to ng before 11 PM. I-upload ko siya. Ayan, 5 minutes left. Mag-import muna tayo. Then, diretso tayo, edit. Ang oras pala guys ngayon ay 6:12 PM na. So, nag-shoot tayo siguro mga 3 oras din. 2 yata ako simula or 3. Hindi ko sure. And then, bukas siguro Sunday. I-update ko kayo ngayon. Kasi nga, di ba? Naglipat tayo ng mga isda doon sa garing ng curve tank natin. Nilipat ko ng 15 gallons. So bukas Sunday mag-update tayo sa inyo. Kasi i-cycle namin yun. Or cycle naman talaga yun. I-ano lang namin. Or cycle namin. Hindi nitrogen cycle ito natutod ko guys. Kumbaga parang water cycle lang. Kasi cycle naman na talaga yun yung curve tank natin. So yung water cycle lang namin ng 24 hours. Siguro bukas lunch. Pwede natin ilipat ngayon doon yung mga baby na yung mga guppy fry natin ay guppy, tama. Pwede natin ilipat yung mga guppy fry natin dun sa mga maliliit na tank, di ba? Yung dalawang, yung nasa taas at nasa baba, dalawa yun, di ba? So mag-ilipat kami bukas dun sa curved tank ng mga guppy fry na medyo malalaki na. Parang hindi sila siksikan dun kasi mababansot yun sigurado pag crowded sila dun sa maliliit na tank. Parang na-excite nga rin ako guys dun sa natin, sa yaya raid na gagawin natin. Yaya raid na mga nag-fish keeping, di ba? Parang saya na. Siyempre, mananalo ng 15 gallons, may kilala ko doon, di ba? May kilala ko doon. Pwede rin akong mamili doon, di ba? Siyempre, kasama ko na kayo. Imposibleng hindi tayo makapagpintuan nun. Kaya may possible talaga na isa sa inyo or isa doon sa sumama sa yaya ride natin ay manalo ng isang pirasong 15 gallons. Kasi
siguro 3 to 5 pieces, hindi ko pa alam, hindi ko pa sure. Pero malamang sa malamang 3 pieces yung 15 gallons na ipapamigay natin. Ayan na, 87 complete na yung ating importing ng files natin. And after nito, import ko naman ngayon sa ano natin, editing software. Ang ginagamit ko pala guys, share ko sa inyo, DaVinci Resolve yung ginagamit ko. Pero nung mga previous vlog ko, pero yung una-una, siguro mga 2021 ang gamit ko ay cellphone. Kasi cellphone lang yung gamit ko na camera nun. Then sa mga editor ko ay Filmora. Then after no, nag-switch ako ng Adobe Premiere. And then ito yung latest na ginagamit ko ngayon, DaVinci Resolve na yung ginagamit natin. Kasi mas madali para sa akin. Although yung Premiere madali rin naman, pero mas ano to, parang mas friendly, beginner friendly itong DaVinci Resolve. Ayan, so all goods na na-import na natin. Ayan, balik ko na lang kayo guys. Edit muna tayo. Mamaya mapapanood nyo na to. Let's go! Take your pain away, 'cause I hate seeing tears streaming down your face. I know you're strong, won't feel this way for long.